Christmas. Merry Christmas, guys. Kamusta? Ano, kamusta ang Pasko? Saan ako titingin? Sa'yo? Kahit sino. Kahit saan, kahit saan. Kamusta ang Pasko? Okay naman. Mainit ang Pasko mo eh. Oo naman, syempre. Yeah, of course, Christmas is perfect. Actually, tomorrow, birthday ng dad ko, so we get to visit him tomorrow. So, kaya, yun, actually, nakakatuwa. Kasi buong family, makakapag-visit kami tomorrow. So I think that's the essence of Christmas, and that's what Christmas is all about. Are you bringing Christine with you? Yes, of course. Sama siya tomorrow. Yun ba ang parang ano, confirmation na ba yun? Tuloy-tuloy na. Grabe birthday lang ng tatay ko, confirmation na. No, kasi Marco, if you don't mind, no, this is the first time we're gonna interview you and ask you about Christine. Yeah. You know, we've only been seeing the confirmations and the photos and the videos on Instagram. Kamusta kayong dalawa? Actually, sobrang okay kami ni Christine. We understand each other a lot. Kumbaga, we ground our relationship through God, and yun yung pinaka-importante sa amin dalawa. So yeah, everything's good. Ano ba ang mga na-discover mo kay Christine na hindi namin nakikita? Well, alam mo, si Christine, very, sobrang maalaga. She really cares about me, and of course, ako rin, we both care about each other, and yung pinaka-importante nga is we always put God in the center of our relationship. Of course, there will always be bumps along the road, but as long as you are intertwined with God, kumbaga, your relationship will be stronger than pero, ever. Pero, Marco, nare-realize ba na nagulat, maraming nagulat kami, na biglang, ah, kayo na pala. Kahit naman ako nagulat. Yeah, I mean, it was, everything was very unexpected. Okay. Nothing was planned, definitely. So, everything just happened naturally, and yeah, here we are. Right. Tuloy-tuloy na yan, gaya nga nasabi ko. Yeah. May mga plans na ba to... Well, of course, we have future pa, no? We talk about the future, of course. Pero in terms of that, wala pa naman for now. Wala pa kami 1 year, guys. Kaya last lang muna. Pero ano anniversary niya? Yeah, mag-anniversary pa lang kami in a few months. So, yeah, we're very excited. Actually, kanina, kasama ko siya, we had dinner. So, we're contemplating kung saan kami pupunta to spend our first anniversary. Right. So, yeah. Depende kung ano, kung wala kami parehong ano, schedule on that month. So, yeah, we'll see. What was the moment you realized that spending time with Christina, parang may possibility to get into a relationship with this person? Was it about her or that? Well, yung nga kasi nag-start kami working out together, kasama pa nga namin sa Jake Wenka, diba? Like, exactly a year ago. So, alam mo yun, wala talagang plans, anything to get into a intimate relationship. Kumbaga, everything just happened naturally. And, yun nga, kumbaga, wala. Ganun mo na ang love, diba? Right. Bibigla ka na lang eh. You don't plan. Paano nahulog ang loob ni Mark? Dati ko pa naman siya crush eh. Oo, dati pa naman. I think sa mga interviews, I always say, oh, sino mong showbiz crush mo? Yeah, I would always say Christine. Would people be surprised to find out about Christine na hindi kita on camera? Well, si Christine, actually what you see is what you get eh. Kasi hindi naman siya, pag nagpapa-interview siya, diba, kung ano yung ugali talaga niya, she really shows it to everyone. Wala siyang tinatago. So I think that's what's nice also about her. Kasi mahirap yung tao na may tinatago in front of the camera. Right. Tapos behind the camera, iba palang tao siya. Right. But I think kaya nag-click din kami ni Christine kasi we both don't show face to people. What you see is what you get. Right. Marco, from your point of view, kasi we all know naman that Christine came from another relationship, mm-hmm. No? Hindi ba wala bang sense of like, na-trauma na siya, or na parang napagod na siya when getting into a relationship? Well, siguro, that's for her to, ano, to answer. Yeah, but of course, diba, it's normal to get traumatized or, di man, I wouldn't say traumatized, siguro have bad experiences, diba, with past relationships, not only kahit na hindi kayo naging mag-asawa, kahit mag-girlfriend, boyfriend na kayo, kumbaga, to each his own. So, magkakaiba ang lahat ng mga relationships ng bawat tao. So, yeah, I mean, syempre, may takot siya nung una kasi, like she said, ayaw niya ng artista na. Yeah, but I think, na-prove ko naman sa kanya na hindi ako yung mga, I'm not a typical artista na, alam mo yun, na tulukohin lang siya or to just take advantage of her. So, I think that's one thing that she trusted sa yes. Is it hard for you to get a relationship with a connection? Actually, no. It's very easy to build
relationship with her kasi very outgoing siya. She's very a people person. So madaldal siya, she's very talkative, so she's also very fun to talk to. And yun nga, ay bata pa lang si Amarah na like I've seen her naging dala-dala ni Cristine sa tubigat lang yung tapings namin. So, yeah, hindi mahirap to build a relationship with her. With a kid, nagka-practice ka na bang being a dad or something? Well, yeah, I mean, it's syempre, yung mga, like yan, yung mga friends ko, inaasar ako na ano, pero you know what, it's fun, diba? It's also a sense of responsibility, diba? Kumbaga kung dati ako, medyo happy-go-lucky, wala, for the longest time, I wasn't in a relationship. But now, of course, everything was like parang 180 for me, which I like. Parang it's a. Syempre, di na ako bumabata, diba? Matanda na. How old are you? 21. And then, joke lang. Mag 30 na ako, 30 na ako. 2024. Okay. So I'm turning 30. Are you aware of the memes na parang generally yung sa age doesn't matter? Yes. Oh, actually, tuwan-tuwa kami kasi lagi mo magkakasama ako, sila Dom, Bea, Cristine. We have another showbiz couple na non-showbiz couple na friends namin. And kami mga boys, kami yung mga mas bata talaga. So, lagi namin inaasar sila na parang alam mo yung nasa bata ang true love. Siyempre, asar-asaran lang, pero nanay yung totoo talaga. Christmas plans? Well, actually, very busy ako this Christmas kasi una-una wedding ng cousin ko next week. I also have a wedding to attend tomorrow. Grabe, puro weddings, puro events. So, wala Christmas with the family. Usually kasi pag Christmas talaga dito lang kami kasi family. We usually all like come together. So kasama na si Cristine sa family. Yes, we're going to kami naman sasama ako kay Cristine sa Baguio with her family naman after Christmas. But for Christmas, family. Meet na si Cristine ng bago. Of course. Kilala mo siya doon? Yes. Okay naman, I mean yung dad ko naman very supportive naman siya sa akin. So yeah, tomorrow, second time na lang makikita ulit. So, wow, working on daddy. Yeah. So, pwede kami makabisit tomorrow.